Hey guys, hello, good afternoon. So we have a job today. So this is Gigabyte RTX 5700 XT 8 GB, so DDR6. Yeah, so ito yung ating job today. So according sa may-ari, this is no display. Okay, so first we need to inspection first, my microscope. So let's check kung ayan, so checking. Tingnan natin, parang may mga plaques ito. May mga plaques na nga siya, guys. So, parang galing na to ng repair history. Okay. What's that? Parang liquid damage siya dito, guys. May something ano dito. G230. GS. So, let's check out. May mga plaques na nga siya, guys. So, bali, this is with repair history. Ayan. So, may plaques na po siya. So, hindi ko alam kung ano per si issue nito. So, with repair history na po kasi. Ayan. Check mo na, baby, yan. Yung ano? Check mo! Saan na siya nakarating? Baka kung anong laman yan. Okay, so checking natin. Okay, wala namang plaques itong dito. May wala ba? So, oh, may plaques na nga siya yung ilalim ng chip. Ayan o. May mga plaques na po siya. Nireflow yung ano nito, guys. Ito lang, mahirap. So, ito lang yung medyo mahirap pag kapag may repair history na. So, tingnan ko yung ano, number nito. 1345. So, pinagawa na sa iba. Eh, mahirap na ito. Dali na ng iba. Okay. So, check natin. No signal led on the motherboard upon boot. Yeah, so, ibig sabihin, yun yung problem. Okay. So, yun yung problem na ito. No display. Okay. Baya LVC pala to. So, check na natin. Check na natin. Tingnan mo issue. So, testing natin kung may shorted burst. So, let's check. Ayan. So, ayan na. Look. Dito ka. Ang ating bagong training OJT. So, yan. So, diode mode. Using diode mode. Ayan, as you can see. Kita mo? So, diode mode. So, first, schematic. Ayan, no? Power sequence. So, sundan mo ako, ha? So, ayan. So, schematic natin. With the power sequence. Okay. Diba? 12 volts. 12 volts. So, ayan. As you can see, may reading. Reading niya. Tandaan mo reading, ha? Okay. So, good. As you can see, 12 volts again. Kita mo na. So, all 12 volts is good. So, next natin, 3.3. Diba? Tama?
Ayan, 3.3. Ang next natin is 5 volts. So, nasan ba yung 5 volts? Hanapin natin yung 5 volts. So, ang 5 volts, malimit, yung IC, yung ganito. 5 volts yan. Makapansin mo, yung transistor na ganyan, 5 volts din yan. Lagi yan, palagi. Basta video card, usapang video card. Yung transistor na ganito. Na. So, ito yung ganito kalaki. O, transistor. Napansin mo, may reading. So, minsan, nasanin may, sabagay, this is RX, so focus ka doon. So, yun ang transistor na ginamit. So, napapansin mo. So, wala siyang iba. Yung tinuro ko sa'yo. So, yun ang transistor. Ayan. So, goods naman, di ba? So, next, ang tinatawag nating 1.8 millivolt at 1.8 volt. So, yun yung mahalaga. Kasi may 1.8 ito. Ito yung 1.8. So, hindi naman siya shorted. As you can see. So, may reading tayo. 0.1000. So, yung teacher kasi natin ang count is 1,000. Kaya 1,000. Yung iba kasi 100 sila. So, yan. So, 0.100 something. 1,100. So, good siya. 1.8. So, next natin. So, yan. Nakaikot kasi yung 1.8 at yun yung volume. So, kayo, ano? Nakaikot yan dito. May IC pa dito eh. Ito maliit na to. But, it's okay lang yan. So, alamin natin kung anong main issue. Ayan. So, next natin na yung PEX-BDD. So, ang PEX-BDD, hindi naman natin siya matitest. Diba, ang PEX-BDD ay yung kanyang 0.9, tama? So, ito yon 0.9 o 0.8. Yan yun. Mga reading sa natin. PEX-BDD. So, may reading tayo. Ang reading natin ay, pero nakakapagtaka lang nito. Pansinin mo ang reading. So, mapansin mo, yung reading niya ay 0.4000 na 400. So, actually, hindi siya ganyan dapat ang reading. Ang mga PEX, ang reading dapat is mababa lang. 0.200 something lang. Yan. Pero, dapat kasi mas mababa yan dito sa isa. Yan, dito sa, kasi ito 1.8 minig. Yung 1 volts kasi o 0.9 volts, mababa lang dapat ang reading. So, ibig sabihin, possible may issue tayo dito. Possible lang nga, pero I'm not sure. Hindi pa ganun tayo ka-master. Pero, so, i-check natin yung next. Pagkatapos ng PEX, yung MBDD, yan, MBDD power goods, yung tinatawag na memory. O, VRAM. So, VRAM. So, ito yan, supply. So, may reading tayo 0.0200. Pag ganyan, goods po yan. Kasi yan ay VRAM. So, ganyan talaga ang reading ng mga VRAM. Mababa. Sa taas, tingnan mo. Diba? Kita nyo? Tapos ito, ito mo, ano na to, V-core na to. So, it's okay. Pagdating doon. Yan. So, siyempre, meron tayo sa likod. Ito yung tinatawag yata ang power good yata to. I don't know. So, good siya. Yung reading na ganyan, 0.0100. Ano? Kasi ito ay 0.7. Yan. Andito tayo. Ito, 0.75 something. Iba kasi yung ano natin. Pero, huwag mo na alala. 0.5. So, yan. Ito yung isa. Yan. Kasunod yan ng 1.8 volts. So, may reading naman tayo eh. Sadyang ganyan mababa. Of course, check natin yung fuse. Baka dito. So, okay naman. So, fixed reset. So, good. Data clocks. Yan. Always yan. Ginagawa. Yan. Sinusundot ko. Ayan ha. Tama? Ayan. So, good tayo dyan sa reading na yan. Ngayon, meron lang tayong napansin yung reading nito. Ito mababa. Diba? Mapansin natin 0.400. Actually, mas mababa dapat yan. So, ngayon, mayroon tayo dito mga donor board. Yan, I already prepared the donor board. So, check natin kung sino ang reading. Para malaman natin kung sira talaga yun. Hindi. Okay, so check natin. As you can see, shorted. So, reading talaga nito mababa. Pero shorted siya. Lipat natin. Baka shorted yung GPU chip nun. So, pero pa dito ang isa. Ayan, si model. Ayan. So, mapapansin nyo, ang reading natin ay 0.0700. So, dapat, ganyan pa ang reading yan. Ito yung correct. Mapapansin mo? Itong isa, shorted. Siguro shorted ang GPU chip nito. So, I don't know. Kasi this is pinisahan na to. I don't know. Pero kung shorted o hindi.
So kunin natin tong isa, itong hindi shorted. Yeah, so dahil napapansin natin, yan, ganyan ha, pag nag-analyze ha, ito, so sample lang ito, pagpapakita lang ng showing na ano. Yan. Tapos kung titingnan natin dito, so para siyang open. O nag-change value. Eh, sorry. Hindi nakalagay. Ayan, napapansin mo. Diba? O taas. So, sa operation ganito, automatic. Ang 1.8 kasi, ang reading niyan dapat. Mas mababa ng reading ng 0.9 or 1 volts. Yan kasi 1.8 eh. Parang less na siya. Papunta na siya sa short circuit. Parang B-core reading na eh. Mababa na yung ohms. Ayan. So, ang gagawin natin ay, dahil na-analyze natin na medyo delikado yung area na yun, so, pwede natin siyang isalpak. Pero, I don't know kung try natin. Okay. So, plug natin. Tingnan natin kung iinit. Bali, ito ay nireflow na yung GPU chip, nireflow na yung VRAM. Galing na sa reverse. So, yun yung napansin natin. So, voltage tayo. Siyempre, voltage. Sure kayo siya, nakaselect na sa voltage. DC ha, DC voltage. Nakalagay DC. Okay? So, siyempre, power on natin. So, hindi naman kailangan natin ng display. Kasi, alam natin, siguro walang display. Kasi, no display daw. Okay, GPU chip is not working. So, testingin natin. Pinaka-basic testing. So, hindi na natin matitesting yung iba. So, 5 volts na agad tayo. Pwede tayo mag-jump. So, ibig sabihin, pag present ang 5 volts, ang next ay present ang 3.3. I don't know. Magkahiwalay pala yun. Yung 12 volts at ano. Pero, it's okay. So, next na tayo sa ano. Mayroon na tayong 5 volts. So, try natin 1.8. So, present. So, 1.8 is present. So, ang next na natin dyan is 1.8 is ano. 0.9. Yan. Yung tinatawag na apex. Ayan. So, mapapansin mo, mahina, may bagsak yung voltage. So, bakit siya bagsak? Overheated siya. Yeah, so, siguro, nag-iinit yung ating parts. Oops, mainit. So, sira nga yung ating IC. Yan. So, papalitan natin siya. Okay. So, next, check natin yung parts na papalitan. So, alamin natin kung anong parts to. Okay, don't see any parts. So, okay, ang parts natin ay GS9230. So, hanap ko ng GS9230 doon. Yan, so yan yung papalitan natin. Okay. So, possible. Kasi parang liquid damage siya guys, kung mapapansin nyo. Ayan, no? May puti. So, bagamat ito'y galing na sa repairs, yan, mapansin, parang napapansin ko kasi dito. Something, ano siya, what is that? This is a flux, and this is a liquid damage. So, testirin natin yung mga katabi. Subukan natin. Yes, 9230, yan. Sa taas. Yan, nasa taas niyan. Okay. So, testirin natin yung mga ground. So, ito, pupansin nyo, may reading tayo. Ay, nakano pala tayo. So, look tayo ng shorted. So, pag ganito, mag-look ka ng shorted. So, may mga capacitor. Mapansin mo dyan. So, lulok natin yung mga capacitor kung shorted. Yan, so, wala siya. Yan. Okay. Yung kabila kasi ng capacitor, matik, minsan naka-short. Naka-ground po kasi yon. Okay. So, yung ating dito, 11 volts I think to. Kasi 11 volts na mga ganito eh. So, wala naman ako nakita ang ano, ibang parts na problem. Yan. Okay. So, may mga flux na siya oh. Para siyang liquid damage before. Pero dito kasi sa IC, mapapansin natin, para siyang may white-white, puti-puti. Yan. So, pagka ganyan, palitan na natin.
kay Haps. Okay. Ano yung baby? Eh, baka yun ang i-spy lang. No. Iingat ka sa ganyan, baby. Mayroong mga nagtatanong na ganyan na yan, no? Mayroong mga sinusungkit. Cellphone, etc. Parts. Oo nga, naintindihan ko naman yung sa pag-ganon. Pero sa pag-ganyan, ingat. At delikado yung mga ganyan dito sa Maynila. Ayan, modus kasi yung mga ganyan minsan. Ay, siyempre, pwede namang mag... Pag medyo tumatagal ang tanungan, ay, magtataka kapag ganyan. Kasi pwede naman magtanong sa labas, eh, bakit pumasok siya sa atin? Ah... Ah, okay. Kala ko eh, ano eh. Sorry naman, di ko alam. Pero pag ganyan kasi, magtaka kayo pag ano. Dapat ano, alerto kasi kayo sa mga ganyan. Oo. Hindi lahat ng tao ay bumibili. Eh, siyempre, alang naman sabihin ng mga na... Siyempre, alang naman sabihin sa iyo ng mga... Halimbawa, magnanakaw ako. Magtano ka muna, umalis ka, magnanakaw ako. Ganun ba sasabihin ng magnanakaw? Di ba hindi? Ay, sinasabi ko lang na, nagpapaalala lang ako. So, mahirap na. Okay. It's done. Okay, it's done. So, ang next natin dyan ay titiranin na natin itong ano. Yan. Good job. Okay, so, tatanggalin na natin yung... Ha? Hindi mo binigyan? So, saan ang ating pin 1? Hindi ko makita yung pin 1. Saan na bang design nito? So, ganoon, GS. GS, ano ba? Nasa baba yung ano. Ayun, nasa baba. So, ganito. So, tatanggalin muna natin yung isa. Yan. Tapos, so ang temperature natin, setup mo, as you can see, diba? Dahil yung IC na yan, tandaan mo yung mga IC na ganyang kaliliit, so yan lang ang setup niyan. So, isayin natin yung cellphone dyan. Okay, so, ang pagtutok, tingnan mo yung handle ko ng soldering iron, so ganyan po siya. Yan. So, be careful sa mga electrolytic capacitor na pumuputok. Okay. So, kailangan nakatingin tayo sa microscope. So, ang kaganda kasi microscope, kung nakatingin ka, makikita mo yung mga pins niya kung lumambot na o hindi. O, pwede mo siyang matansya na or kung sanay ka na, by seconds, how many seconds yung ano lang, tinatakbo ng cutter mo base sa temperature na gamit, no? Alam mo yan kung matatanggal na o hindi. Yan. Pero may mga ano kasi resistor sa katabi. Yan, hindi po natin siya basta-basta pwede apply na masyadong heat. Kaya na masisira yung mga resistor na iba. So, mas maganda pag nag-ano ka nito, kailangan picturean mo man lang. Yan, pwede mong picturean. Para kung may matabig ka na parts, ito wala kang may babalik pa sa dati. Yan. Malimit, ginagawa ko, pinipicturean ko eh. So, ayan. Malambot na siya, pero di pa siya natikal. Ayan. Ayaw niya matikal. Makukunat ang mga AMD. Sobrang kukunat. Hindi pa mana yung, ayan oh. Makukunat. Kunat talaga yan. Kasi yan yung mga factory solder. So, dapat tansyahin mo kung gano'ng katagal yung ano. Kasi nakaano lang tayo, 60 lang yung air natin pero sagad na yung temperature.
Pera. Okay, it's done. Okay? So, next na natin. So, pinakamaganda niyan ay pinakamagandang gawin yan ay tanggalin yung ano? Ang ginagawa ko dyan, tinatanggal ko yung ano sana eh. Ito, ito mga ito. Yan. O, pwede mo siyang palambutin lang. Yan. Pag napalambot mo kasi siya, yan, siyempre ipi-place na natin yung ano, piyesa. So, yung orientation, so based doon sa pins, so pagganto siya. Yan. Yan, pagganyan ano. So, ang gagawin natin dyan, yan, palambutin natin yung ano. Palambutin natin yung tingga. Yan, para hindi masyado mag-init yung parts. Yan. Tapos kita yan sa microscope kung lumalambot na. Yan, malambot na yung kabila. Yan, para pag pinilace natin, mas maganda. Yan. Yan. Lagawin lang natin dyan. So, lagyan natin siya ng flux. Dahil yan ay tumigas na. So, ipipress mo lang yan sa, ano, dito, sa likod. Tapos, iinitan mo lang ulit. Para lumabas yung mga tingga sa ilalim. Yan. Yan. So, tapos, pagkatapos, i-retouch mo na siya. Applyan mo rin na kaunting flux. Tapos, retouch. As you can see, okay, retouch tayo, retouch. Yan, so tanggalin natin yung mga existing. Yan, kung mapansin mo, yan, naano na natin siya. Yan. So, i-retouch mo lang siya na ganyan. Yan. Para maganda yung, ano, linyada. Yan. Pagkatapos, so, lilinisin mo naman siya. Yan. Para makita mo yung mga pins kapag sinilip sa microscope, pinatagilid. So, habang mainit pa yung PCB, mas magandang linisin. Excuse me. Kuya, may gusto magpaturo ng video card. Eh, ang inano ko, mag-apply na lang siya kaya. Eh, ang inano ko, baka naman mag-resign yun. Kasi paano magpapaturo? Papaturo. Ba't naman pag-a-applyin mo kung magpapaturo? Kaya nga. Ayan, swerte. May training tayo ah. May bayad nga lang. Yun nga, sabi ko, 100K for one. Hindi, iba yun. Iba pa yun. Kung gusto niyang mabilisan, pa-chat mo sa... 100K for 1 month. 2 months yun, pag 100K. Ah, 2 months. Tapos, pag mga pa VIP na mabilisan, so, 60, pinakamababa. Okay. So, check na natin. Siyempre, of course, microscope ulit. So, check mo yung mga pins. Asa na ba yun? Ba't nawala ako? Ayan. So, check mo kung connected. Lumapat ba siya? Di ba siya tabingi? Mahalaga yun. Yeah. So, pagkatapos nun, so, papatay na natin yung ano, ilaw siyempre at saka yung ano, para power saving. So, katapos, i-cool down pala natin siya. Kailangan natin siya ma-cool down. Ayan. Kasi pag hindi natin siya kinold down, sinalpak natin, naka-change value pa yan. O, sabog agad yan o kaya masisira. So, papakold down natin. So, wait lang natin yan for a few minutes. So, tapos tingnan natin. So, may reason yan eh. Bakit siya nasira? So, baka siya ay
bumigay. Kasi nireflow yung ano nito eh. Nireflow yung GPU chip, nireflow yung VRAM. So may dahilan yan. Baka kaya ngayon, si Russia ngayon, dahil na-plug na natin, nasalpak na before, nasalpak na ang customer. So yung dahilan yung, kasi ano yan eh, yung 0.8 volts na yan, yung ano na yan, diretso yan sa ano, GPU chip. Di ba mapansin mo kanina dun sa AMD natin na board view? So ano siya, naka-short siya. Titingnan mo siya dito. Ayan. Yeah, kasi yung tinatawag nating ano, ito siya. Ayan, kung mapansin mo yung output niyan, papunta yun ang chip. So pakita natin, share natin sa viewers. Okay? So ayan. So naka-short na ba? Pwede ka nakikita. Ayan. Ayan, so kung mapapansin mo, ayan, so ayan yun. Ito yung tinatawag nating 0. Excuse me. Mapansin nyo dito sa side, 0.8. Mapansin mo? 0.8 voltage. So, ito yung output nyan. Ito yung IC. So, mapansin mo, punta yan ang GPU chip, oh. Ayan, oh, yung yellow. Oh. Ngayon, kung sa pag-reflow nung tumira nyan, kasi hindi naman siya shorted, pero, ano siya, naka-open line. Ibig sabihin, may pwedeng sira yung IC, may open line. Kasi kung naligtad mo yan, ayan siya, oh. Dumaan siya ng mga kapasitor. Pero, bibihira yung mag-open line, eh. Yan. So, may mga, ano siya, kapasitor. Puro kapasitor, oh. Pero, shorted, ano yan. Hindi yan shorted, eh. Parang open line siya. Kung ano, kasi ang pinakamababang, ano, may reading siya na diode mode. Eh. Kasi, ang pinakamabigat na reading dyan is yung GPU chip. Yung mapansin mga reading niya ay 0.0. Ibig sabihin, 0.0 tapos sa walang dinugsungan ng number. Kapag wala yan, GPU chip na yan, ganun ang reading, 0.400, halos parang 12 volts reading. Ibig sabihin, pasukan. Napasa. Pero kanina, tinester natin, wala naman pumapasok na voltage. So, tingnan natin kung ang ano ay sira lang yung kanyang chip na 0.8 volts. Ayan. So, tingnan natin, medyo cool down na siya. So, sana, certain tayo sa pagkakataong ito. Ayan. So, plug na natin. Ayan. Subukan natin kung mayroong magbabago. Kasi, huwag naman natin i-plug. Testerin natin siya. Ayan. So, testingin natin siya. So, using diode mode again. Ayan. Mahirap talaga pag mahirap ang mga tools. Kaya, mahirap pa rin. Ayan. Hindi masyadong kita. Pero sabihin na lang natin, okay, testerin natin ang 0.8 volts. Tingnan natin yung reading kung ano mapagbabago. Ay, ganun pa rin. So, ibig sabihin, pagka ganito, bakit kaya? Naka-open siya eh. Yan. So, possible nito, nagalaw na yung chip. Kasi na-reflow siya eh. Yan. So, medyo mahirap. Na-reading niya kasi 0.400. Hindi siya nagbago. Kasi ito po ay nakarekta sa ano eh. Sa chip. Dito. Base dun sa schematic natin kanina. Sa board view. Yan oh. Ganyan na reading yan eh. So yung tinester natin isa. Good yun eh. Wala pa naman board view at schematic to. Ano to? 5700XT. So, locate lang tayo ng ano. Subok tayong humanap. Gigabyte. Tingnan natin. 5700XT. Ito yata to. 5700XT gaming OC ba? Tama ba? Ah, tama. Gaming OC. So, mayroon. Ayan. So, check natin. Share natin. Asa na yun? Share. Share natin yung screen. Asa na? Hala. Nandito kanina eh. Ito. Share natin. Ayan. So, baligtarin natin siya. Okay.
So, ito siya. Ito yun eh. So, yung reading natin, yan, mapapansin, no? Ha? Huh? Napunta pala siya ng chip, guys. Chip? Ha? Huh? Hindi kaya 5 volts siya? Ano kaya ang ano nito? Pero ang taas ng reading. Tama ba? Oh, may fan. Ah, 5 volts siya, guys. 5 volts. Pero kanina, dead siya. 5 volts pala siya, guys. So, yung isa kasing tinester natin. Kasi mga sira kasi ito eh. Saka yung mga MOSFET kasi tinanggal eh. Yan. Kaya siguro iba yung reading. So, yan. So, 5 volts pala siya, guys. So, wala siyang output. So, wala tayong output sa 5 volts. Yung pala ang problem. So, yan. So, tayo kasi nagano lang eh. Humanap tayo ng signal na 0.5. So, hindi ko alam kung exactly. Ito yung 1.8, alam ko eh. Baka ito yung isa. Ito yung tinatawag na 0.5. So, nasa na tayo? So, mali yung ating hinala. Ayan. Kasi dito ang reading, mababa. Siguro, gawa ng mga MOSFET kasi tinanggal natin eh. So, 5 volts pala siya guys. Yung dead natin is 5 volts. Ayan. So, base kasi dito sa schematic kung hahanapin natin yung 0.8 volts. So, iba kasi yung inaano natin kanina. So, tingnan natin yung sa likod. Kung yun ang tinatawag na 0.8 volts. Itong coil na to. Ito na. Ito to. Ah, 0.75. 0.75 nga. Base dun sa... Nasaan yung papel? Ayan. So, nakalagay kasi dun sa 500 series, 5000 series. 0.5. So, kasi yung nasa kabila nito, ito ay 0.1.8. Tama? 1.8. Ah, okay. Okay, so dahil ano, mali-ibali tayo. So, kasi yung ating ano, ay hindi siya RX 400 or 500 series. So, ang nire-refer kasi natin ay sa RX 5700. So, nakalagay dito, guys. So, wala pala tayong 0.8. Yung 0.8 kasi natin sa RX 400 or 500 series. So, narito na pala guys ay 0.75. Okay, yung nawawala pala natin guys na tinatawag nating 5 volts. So, yun yung pala yung wala. So, ayan. So, mahalaga talaga ang schematic at purview para makatulong. Ayan. Pero at least, nalaman na natin. So, yun yung dead guys, yung ating 5 volts kanina. So, titingnan natin kung magkakaroon. Aray, tuso ko ng tester. Tingnan natin magkakaroon ng effect. So, wala. Mali yung pagkaka, ano ko, analyzation sa'yo. Ang isipan ko ay nandun sa kabila sa RX 400 at sa 500 series. Okay, so let's check. Tingnan natin kung uusok. Tingnan mo nga kung iinit. Ewan ka ba lang? Hindi yan. Power on? Ano? Uminit? Hindi. Hindi siya uminit. Okay, check natin kung may 5 volts. Ay, 0.6 pa rin siya, guys. So, yan. Mababa pa rin. Halina, wala na siyang umiinit. Wala na. Okay. So, power off natin. Okay. So, ang output natin ay 6 volts lang. So, yung ina-output natin na dito ay 6 volts, 0.6 lang. So, malayo sa 5 volts. So, ang kailangan natin dito sa IC na to. So, alamin natin kung bakit. Sa microscope. So, pag ganito, kailangan natin siyang i-identify kung ano yung... Pero hindi na siya nag-iinit eh. Tingnan natin kung may papasok siya. So, power on. So, tingnan natin kung may papasok dito. So, may 11 volts naman siya pumasok. Pero ang output natin ay 0.6. So, change value. Power off. So, sagad na yung ating monitor. Ayun pala. So,
analyze muna natin. So, wala lang itong ano eh. Problema, walang ano. Wala siyang schematic. Board view lang yung available. So, hanapin natin yung ano. 230, GSQ30. Alam ko wala itong ano eh. Pin number 2, siya siguro yung enable. Sa mga gantong IC, malimit. Pin number 2 yung enable eh. So, yun ang tama. Wala. So, ito, resistor. So, analyze muna natin. So, analyze natin yung resistor niya. So, nakalagay dito, 7.5K, 5.1K, 0 ohms. Ah, capacitor pala daw. So, testirin natin siya. Subukan natin. Yun sa baba, dalawa. Wala siyang reading dito eh. Kailangan yung output nito eh. So, ano po na tayo ng ano? So, tingnan natin yung schematic. GS 9230. Datasheet. Tingnan natin kung mayroon siyang datasheet. Alam ko wala ito eh. Tingnan natin. Alam ko wala itong schema. Wala itong datasheet. Itong ganda. Wala. Walang datasheet. So, wala siyang walang datasheet yung ating ano. Alam ko walang datasheet itong gantong modelo. ES9230. Wala nga oh. Lang. Five volts. 9230. So, ganito minsan pag naghahanap. So, wala siyang ano. Yan lang. Medyo mahirap pa ganito. Hindi natin alam yung ano eh. So, wala nakalagay kung alin ang enable. So, yun ton, yun 6. That's that. So, ang tanong, bakit kaya hindi ayaw lumabas ng 5 volts? So, eject natin. Try nga natin mag-eject. Subukan natin mag-eject ng 5 volts. Tingnan ko natin kung anong i-release. 5 volts. Ejection. So, wala ba no? Abay, 0 point na lang.
So, wala. Wala tayong makuha. Hirap-hirap lang to. Okay. So, ayusin natin. So, retouch. Para maayos. Okay. Oh. Sige. Okay, so let's see, retouch, bakit siya walang output? Okay. Okay, mainit pa. So, kailangan natin siyang i-cool down. Asa na? So, we need to cool down. So, masyado mainit. Okay, medyo malamig na siya. So, power off. Try again for last testing. So, with repair history. Check natin kung gagana na. Net plug. Okay, let's power on. Let's turn on. Let's power on. Yun, minute. So, minute na siya. Check natin siya sa DC bench. Yun. So, may display na. Okay na siya tayo, guys. So, may display na. Basta matay. So, mainit na yung chip. Yun. Okay na siya. So, may display na. Ibig sabihin, buhay na yung ating tinatawag na 5 volts rail. So, 5 volts rail. So, buhay na.
Kasi yung 5 volts natin ay dead. So yun lang pala yung problem niya. So yung 5 volts sira yung IC. Yan. So ready na to for cleaning. So okay na, solved na. So, hindi nag-reply yung may-ari sa ating chat. Okay, pakibabad nito ano? Meron ba tayo nakababad dyan, Mark? Ha? Hindi dyan, dito sa ano? Locker flow. Dyan ang kaunuhan nating locker flow babaran. Ayan guys, so okay na. May display na yung ating repair na video card. So ang problem nun guys is dead yung ating 5 volts rail. Yan, with repair history guys. Galing na sa repair technician. Yan, according din sa may-ari ay walang sinabi pala may-ari. So, walang sinabi may-ari. Sino ba may-ari nito? 1345. Yan. So, hindi ko pa pala natanong kung may repair history. But, hindi naman sinabi. Pero I think may repair history siya guys. Kasi may plaques siya eh. Mapapansin naman natin sa silip natin microscope. Yung ilalim ng VRAM at saka GPU chip, meron na siyang mga plaques. Hindi naman magkakaroon yun ng plaques kung hindi nilagyan. Tapos yung pansin nyo, tabi ng GPU chip, so meron siya mga plaques. So okay na siya guys, it's perfectly working na. Dead lang yung 5 volts niya. Hindi pumapasok yung 5 volts yan. So yan guys, ang ating update sa video card repair na ito. So i-upload natin to sa YouTube. So panoodin nyo na lang po. Okay? So kung may stress test natin, lagyan kulit ng video. Okay? So hanggang dito na lang guys. Ang ating repair. Okay? Please subscribe to my YouTube channel. Pakishare na lang din. Okay, so bye for now. See you on the next repair. Afternoon. Good afternoon po. So ito yung repair natin. 1345. Ayan. So problem nito ay no display. Ayan. No signal, no display. Ito na po siya. Ayan. So running na po siya ng stress test. So kanina pa ito. Kaya HDMI. Feedback plate. Bagong palit na yung thermal pad. At saka thermal plate. So napabayaan ko na ito. Kung ano may customer na dumating. So running na siya ng stress test ng 1 hour na mahigit. Ayan, as you can see, isang oras na mahigit. Ayan, APS, 2 digits, via 4 mark. Ayan, so stress load. Naka-burning test siya using 1080p, 8 times. Ayan. So ito po yung temperature natin. So yung GPU temperature 78 degree, yung hotspot niya, GPU hotspot is 110, memory temperature is 84. Ayan. Super, so good. It's working fine. Ayan. So problem po nito, may video po ito sa ating YouTube. Panoodin nyo na lang po. Ang problem po ay galing po siya ng repair history. May repair history, may plaques na yung ilalim ng GPU chip tsaka yung VRAM. Tapos yun, nilinis na natin yun. Then yung ano niya, 5 volts niya, yun ay dead. Mahina yung output. So pinalitan natin ng isang IC. Yun, so thermal pad na. So ito yung mga pinalitan thermal pad. Ayan, so ito yung pinalitan natin thermal pad. Yung mga kulay, ano na, brown, orange. Ayan, something like that. So makapal lang yung mga thermal pad na ginamit nito, ayan o. So medyo expensive sa anong kapal kasi 3.0 mm. Medyo mahal pa naman thermal pad. So gamit natin na thermal pad Odyssey. Ayan. So okay na po siya. So pila ng repair natin, ito na lang, nasa 79 person po ay nakapila natin. So marami pa rin, tambak na tambak. So hiring po tayo technician, baka may mga pakapag-repair. Pare-repair na lang po ng technician na mag-gusto mag-apply. So okay na po ito. Perfectly working. Set ko po sila sa itong video para makita mo na okay na po. Then game test din po namin yan a few minutes later. So para makita natin mas the best at mas okay ang ating repair. Okay? So yan po ang ating update sa video card repair. So hanggang dito na nating video. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye for now. Testing din sa games. Ang speed na siya. Init. EPS, 3 digits. 3 digits. As you can see, yan. 3 digits. Up and down. 3 digits. So, depende sa galaw ng character. So, okay naman so far. Working pa nga. Hindi pa.